Hello sa inyo sa mga nanonood at nakikinig ng Like a Tarot. Collective reading naman tayo. Alamin natin kung ano yung malakas na energy ngayon. Guys, general reading ito ha. At saka, hindi talaga magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading. Dahil sa, meron po kasi akong work. Hindi ko na kayang balansehin yung oras ko para sa iba pa. No donation, kasi mahirap ang buhay ngayon. Gastusin nyo na lang sa pansarili. Timeless reading po ito, para sa mga hindi pa nakakapanood. Ikaw na lang magpalit kung si person mo ay ikaw, kasi connected kayo sa isa't isa. Hindi ko nagagawin yung on-hand shuffle, yun pa tawag doon. Ilalatag ko na lang sa table yung mga cards, tsaka pipila ako ng isa. Magbanggit man ako ng zodiac, general reading po ito. Kaya kahit ano pong zodiac sign. Pasensya na rin sa boses ko kasi yung isang work ko, nagsasalita din kasi ako eh. May boses pa naman pero papaust na. Ayan, angels and guides, please guide us. Ano ang malakas na energy ngayon? Ang unang card ay Six of Pentacles. Ang zodiac nito ay Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ipinapakita ng card na ito na may person na yung generous pagdating sa love, feelings, at saka suporta. At saka meron din person kung halimbawa ikaw mahirap ang financial mo ngayon, may chance ka na makarecover. At saka patungkol kasi sa financial to eh. Kung magbi-business ka naman, huwag kang umutang. Ipunin mo na lang. O kaya simulan sa mababang kapital muna ang business. Meron din sa inyo na magkakaroon ng marriage proposal. The Tower. Ang zodiac ay fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Maraming life-changing at saka challenges na darating sa buhay mo. Sa relationship man or single, may kailangan kang tapusin para may bago kang sisimulan. At saka pangalawang card na ito para sa problema sa financial. Kaya kailangan mag-save. Yung problem sa career hanggang trabaho lang. At saka mag-focus ka sa health mo at sa personal na buhay. Ending and new beginning kasi itong card na ito eh. Ito naman yung next card natin. Ang next card ay Queen of Cups na ang zodiac ay water sign, Pisces, Cancer, and Scorpio. Ipinapakita ng card na ito na yung relationship mo ay magpo-progress sa next level. Ipinapakita ng card na ito yung person mo ay very loyal at loving sa iyo. At saka magkakaroon ng marriage. Pangalawang card na ito eh, para sa proposal. At saka sa mga single na naghahanap ng karelasyon, ito yung chance para magkaroon ka ng bagong karelasyon. Itong person na ito ay warm, affectionate, at saka marunong siyang makinig. May pumasok sa isip ko na aso. Siguro ang ilan sa inyo mas mapagmahal sa animals. The Star, ang zodiac ay Aquarius. Connected yung mga cards. Pagkatapos ng Tower, itong The Star na ang ibig sabihin ay may new life cycle sa buhay mo. New beginning at saka oportunidad. Painful yung naging ending mo. Kaya binibigyan ka ng pag-asa ni God para makapagsimula ulit. Patungkol ang new life cycle mo para sa love, finances, at career. Sa mga single, kalimutan na yung mga negative issues sa past para magiging maganda yung future love mo, maging positive.
sa mga nasa relationship, contentment at happiness. King of Swords, na ang zodiac ay air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay nagkakaroon ng trials, kailangan alam mo kung ano talaga yung ugat ng problema para maresolbahan ito. Sa mga single, soon magkakaroon ka ng bagong karelasyon. Pero kailangan mag-ingat kasi yung makikilala mong person ay may behavior o kaya hindi seryoso sa relationship. Sa finances, kailangan i-educate mo muna yung sarili mo bago ka mag-invest. Sa career naman, para makuha mo yung respeto ng mga katrabaho mo, kailangan may honesty and integrity. Eight of Swords, na ang zodiac ay Gemini. Sa mga single, ito yung sign na nilalit ko muna yung fear at anxiety. At saka sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo yung person mo ay may behavior. Kaya feeling mo trap ka sa sitwasyon. At itong card na ito ang sign na anuman yung sitwasyon mo na unhappy ay makakaalis ka. Kasi ang ilan sa inyo, ang person mo ay mapagmanipula. Sa career, ang advice ng mga cards ay kung hindi ka happy sa sitwasyon mo, ikaw ang magdesisyon. Pero siyempre, alamin mo rin yung cause and effect kapag ka nagkaroon ka ng desisyon na mag-quit. Sa finances, kailangan mo maging creative kung gusto mo mas dumami yung ipon mo or kita. Ngayon naman, alamin natin bakit ipinakita itong dalawang cards na ito. Kuha muna tayo ng isang card. Angels and guides, please guide us. Bakit ipinakita yung Six of Pentacles at the Tower? Magbabanggit pa rin po ako ng zodiac, pero general reading po ito, kaya kahit ano pong zodiac. Ito yung unang card, Three of Wands, na ang zodiac ay Aries. Tumutugma ito sa ano, sa Six of Pentacles at the Tower, na ang ibig sabihin, meron kayong pinagtatalunan or hindi mapagkasunduan ng person mo. Kaya ito yung nagko-cause ng tension sa relationship nyo ng person mo. Sa mga single, may person na nagkakagusto sa'yo. Yung Six of Pentacles at the Tower, yan yung pumipigil sa kanya. At saka yung hindi siya sure kung paano niya i-express yung pagmamahal niya sa iyo. Itong Queen of Cups at the Star naman ang hanapan natin ng card. Sa mga single, yung admirer mo, walang bilib sa sarili at saka mahihain. Ito ang card, Seven of Swords. Ang zodiac ay Aquarius. Nasa relationship ka man or single, itong card na ito ay pinapakita na yung person mo hindi siya nagtitiwala sa love. Pwedeng ikaw rin ito ay ikaw na lang magbaliktad. Ito yung time na palitan na yung maling paniniwala patungkol sa relationship or love. Kasi mamimiss mo yung oportunidad na makilala yung tamang tao para sa'yo. Ito naman yung card na hanapan natin ng pair. Pero ang ilan sa inyo, na-meet na ng person na ito kaya lang niloloko niya. Sayang, kapag nawala ng interes itong person na seryoso, pagsisisihan. Ang iba naman ay nagkaroon ng oportunidad pero hindi binigyang pansin. Seven of Pentacles, na ang zodiac ay Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Pero bakit ganun ano? Yung person na ito, hindi naman siya financially stable, pero yung nanloloko siya ganun. Meron din siyang behavior na hindi matagalan ng iba niyang karelasyon. Ang ilang person naman ay mas focus sa financial, hindi sa love life. At saka ang ilan sa inyo, yung material hardship ay matatapos din. At saka sa lahat ng nag-effort para sa career, ay meron itong magandang resulta sa future. New career, bonus, salary raise, or promotion. Itong mga cards na ito ay very positive sa pagkakaroon ng health improvements. Ang next naman ay kukuha tayo ng dalawang cards
para malaman natin kung bakit ipinakita itong tatlong cards na ito. Ito yung next card, ang Ace of Pentacles, na ang zodiac ay Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Naku, nakatatlong cards ka na para sa proposal. Kasi engagement ring na to. At saka hindi man kayo ikasal, kumbaga ipinapakita na yung relationship niya ng person mo ay magiging maganda yung takbo. Sa anumang aspeto, may security at stability. Kuha naman tayo ng isa pang card para sa Seven of Pentacles at Seven of Swords, para malaman natin bakit ito yung ipinakita. Sa mga single, sign itong card nito para sa fresh start sa pagkakaroon ng relationship or love. The Lovers, na ang zodiac ay Gemini. Naku, naka-apat na card ka na para sa marriage, proposal, at saka soulmate na to guys eh. Nasa relationship ka man or single, kung meron kang kailangan pagdesisyonan patungkol sa love, ay ito yung sign na good ang decision na gagawin mo. At saka sa mga single, nakailang cards ka na rin patungkol sa new relationship. Sa mga single naman, mafe-feel mo na itong person na nakilala mo, siya yung soulmate mo. Kukuha ako ng isang card para sa dalawang cards na ito. Balasahin ko muna yung mga cards para maiba naman yung position niya. Ituloy ko lang guys ha, kasi lumabas yung The Lovers na ang ibig sabihin sa mga nasa relationship, magiging solid at genuine ang love na mararamdaman mo sa person mo. Sa career naman, mas maigi na huwag paghaluin yung relationship at career. Kailangan maging professional. At ang ilan naman sa inyo pagdating sa financial decision, yun bang kailangan piliin mo yung tamang choice sa mga decision mo, kasi may malaking impact yan sa future mo. Itong Ten of Swords naman, ang zodiac ay Gemini. Ang ilang single kaya hindi makahanap ng relationship, o kaya yun bang ayaw magkaroon ng relationship, kasi ang ilan sa inyo hindi mo pa nakakalimutan yung past love mo. Kaya ko lagi sinasabi na importante yung communication sa single man or nasa relationship para may usapin or problem na natatapos. Yung mystical cards, kanina ko pa siya binalasa para kahit na hindi ko na siya masyadong balasahin ngayon, ay okay lang. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at ang YouTube. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Kuha tayo ng 5 mystical cards. Ito yung picture. Hala, soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Ito yung next card mo. My beloved, though we may be physically apart, spiritually, we are always united. For love transcends space and time. Nothing is missing. Ito yung picture ng pang third card. Wait, don't rush into it. Allow nature to take its course. Ayan, ito yung picture. Embrace. Through each other, you find the missing pieces. Ito na yung last card natin. Time. You are trying too hard. Give it time. Ang next card, kukuha tayo ng 3 cards pero ibang card na yung gagamitin ko guys para sa advice. Isa-shuffle ko yung mga cards kasi wala na tayong paglalagyan eh.
Angels and guides, please guide us. Ano ang advice para sa collective reading na ito? Ang bilis, pinagbigyan agad tayo. Thank you! Ito yung tatlong cards. King of Pentacles, King of Wands, Six of Cups. Alam niyo ba guys, yung mga cards na ipinapakita sa atin, generally, pang finances. Kasi itong mga cards mo ipinapakita na kailangan mong maging responsable at yung maging matured sa pag-handle ng mga finances mo. Nang sa ganun, hindi mo maramdaman na gipit ka. At saka guys, kung ano yung happiness mo at saka passion, yun yung sundin mo. Mag-fail ka man or succeed, marami kang matututunan sa buhay mo na kailangan mo mag-risk. At saka ang advice pa, kung gusto mo talagang swertihin, kailangan alam mo kung ano yung mga bagay na umuulit lang na sitwasyon sa buhay mo. At yun yung iwasan mo. Kasi guys, yung sinisimulan mo, kailangan niya ng energy at saka concentration. Para may magandang outcome, yung mga bagay na sinisimulan mo. At saka itong mga cards mo, ang sign na yung mga effort mo ay aanihin mo in the future. I-add natin yung warning para mag-guide ka talaga. At saka guys, kahit na gano'n ka man kabisi sa personal mong buhay, sa career o kaya love life, huwag mong kalimutan na kailangan mo rin ng time para sa sarili na makapag-relax. Kumbaga, yan yung reward mo sa katawan mo, ang pahinga. At saka guys, nakadalawang cards ka na para sa taong tutulong sa'yo or susuporta. Yun ay ang magulang mo o kaya ang kaibigan mo. At saka meron ka ring message from God na yung mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo ay importante. Ito naman yung mga songs na para makapag-relax ka at meron din message dito ang person mo. Kaya pakinggan mo na lang sa YouTube. At ito yun, When I'm Gone. Ang kumanta nito si Albert Hammond. Maganda yung message ng kanta na yan. Parang sinasabi mo pero kinakanta mo. Ito naman yung next song. Teka lang ha, ayan. Beautiful in My Eyes. Si Joshua Cadison ang kumanta. Ay buti na alala ko, itong reading na ito, kasi ipinakita sa mga cards mo na favorable sa love and relationships. Just tell me you love me. Si England din ang kumanta. Hindi pa huli. Hindi ko alam sino kumante. Malaki na kayo, alam nyo na yan. I-search at pakinggan nyo na lang sa YouTube. Ayan, ito na yung last. I Will Always Love You. Pakinggan nyo na lang yung kanta ni Kenny Rogers. Alamin naman natin ang angel number mo. 333 is an alignment of the mind, body, and soul. Affirm. God is not in a hurry. You are. It's why you're anxious, stressed, and disappointed. Trust that what was meant to be yours will be yours. Type yes to affirm. 1000. You have the power to tune your thoughts and give birth to your inborn potential. Angel 1000 says to start afresh. Affirm, nothing you have is because of luck or chance. It's all due to God's grace and favor. 999, one day your soulmate will be 100% honest with you and will love you forever. Don't give up trying to find them. They're looking for you too. Type 999 if you believe.